naman ang sabi dito. May mabanata na naman tayo dito. Huwag na kayong manira ng ibang vlogger. Putang ina mo, hindi kami naninira. Paulit-ulit ka naman. Lumayas ka na lang dito. Sige na. Paulit-ulit na lang. Ano ba, tanga ka ba ka? Tanga ka ba talaga? Paulit-ulit na lang kayo dito. Kila Boss Dada, kila Jay Guevara. Huwag kayong naninira. Huwag kayong putang ina mo. Di ba mali? Mali, so pupunahin. Anong gusto mo? Pag mali, payagan natin. Eh putang ina, anong gulo to? Hindi ah, sa totoo lang. Gusto mo ba may nakikita na ako ninanakawan? Ano, pababayaan ko? Oh, eto, dito tayo sa isyu ng Interpol Blue Notice. Ayan, ayan, pasok. Uy, huwag mo ko pahiya. Itihayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na kasabay umano ng dokumentong ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Philippine government hinggil sa 5 karagdagang suspects sa war on drugs ng Duterte administration ay humiling na rin ang ICC sa Interpol na maglabas ng blue notice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang mga sinasabing suspect sa madugong gera kontra droga ng pamahalaan. Layo nitong mamonitor ang galaw nila sa labas ng Pilipinas. Pero ayon kay Trillanes... Grabe rin ano? Ay, alam mo yun? Lumabas... Ito ah. Yung taong bayan... Gusto talaga mapuksa ang droga at criminality sa Pilipinas. Tama, mali. Kaya nga nila binoto. Tandaan ninyo, PRRD won landslide. Nanalo si PRRD landslide. It's a, tawag nga nila doon eh, revenge vote. Bakit revenge vote? Kasi nung panahon ni Pinoy, with all respect kay Pinoy, talaga nga namang nasira ang bayan natin sa criminality. Mismong DILG secretary, alam niya kung saan daw ang droga. Di niya, wala naman sa ginagawang paraan. Sabi nga nila, parang tigbe-20 na lang, yun ang 20. Hindi yung bigas, tigbe-20 na lang daw yung shabu sa tindahan. Ganon kalupit noon, di ba? Ganon kalupit ang Dilawan government. Kaya nga nagkaroon ng revenge voting noong 2016. Because gusto natin maayos ang criminality sa Pilipinas, ang peace and order sa Pilipinas. Gusto nating matigok lahat itong mga addict na to. Kasi nakikita natin kaliwat kanan ang kidnapping, kaliwat kanan ang snatching, kaliwat kanan ang rape cases ng mga addict, kaliwat kanan ang riding in tandem. Naalala nyo, huwag nyo kalimutan yun. Nangyari sa atin yun. That's why we voted for PRRD. Tama, mali? And, oo, hindi man itong yung sinasabing 6 months, hindi man yan nasolusyonan, but definitely during his term, 6 years, bumagsak talaga ang criminality. Ako, marami kong kaibigan na hindi ko alam na gumagamit pala, na nagtutulak pala na tigok na. Ako, walang biro. Ako, nagugulat talaga ako eh. Kasi hindi ho sila yung magarbo. Meron po kami, marami kaming mga ganyang customer, lalo na mahilig sila sa ano eh. Sa kasi dati nagsushow pa kami sa stand-up comedian na stand-up comedian na bar. Sa stand-up comedy bar, sorry. Laging nandun yun. Tapos naka-shorts lang, naka parang sabongero ang datingan. Sa totoo lang, sabi namin na kaya mayaman siguro yan, sabongero yan. Lahat ng stand-up comedian binibigyan niya 1,000, 10,000, ganun. Nagugulat kami. Oh, kahit yung grupo ko binibigyan ng ganun. Tip ah, nagtitip lang. Tapos hindi sila yung tipong lumalapit at saka walang security, hindi yung parang pagdating mo, wow, may congressman na darating, hindi ganun. Talagang ano lang, dalawa lang sila.
Minsan chicks lang niya kasama niya. Di ba? Tapos ng panahon ni Duterte, maniwala kayo sa hindi, kinabukasan nakita namin sa TV, patay na. Drug lord pala. Oo, walang biro, ganun. Nag-ano nga kami lahat nung sa ano sa dun sa stand-up comedy bar na tinutugtugan namin kasi nakita namin may TV doon, tapos napanood namin, hala, yun yung ano ah. Oo, marami talagang ganun, di ba? Maraming ganun. Ang lupit. Pero kita mo yan. The entire time na ano na si Pangulong Duterte ang presidente, ubos talaga dito. Ubus. Diba? Yun ang gusto natin. Nakakapagtaka lang kung sino yung mga taong nagbigay solusyon para mawala ang mga criminality sa Pilipinas, para magkaroon ng peace and order. Diba? Biglang sila pa ngayon ang mga masasama sa lipunan. Baligtad na baligtad din, no? Kung sino pa yung nagpapabaya dito sa mga droga, kung sino pa yung may anak na nagtutulak, ewan ko kung nagtutulak ba yun o ano. Eh talaga nga namang grabe. Grabe yung pabaya nila sa droga, kaya bumabalik na naman tayo, kaliwat kanan, nakawan. Ngayon may papakita ko sa inyo, kaliwat kanan, nakawan. Kaliwat ka ng patayang, kaliwat ka ng rape. Makikita mo. Tapos sila pa ngayon yung bida-bida. Sila pa yung quote-unquote nasa legal process. War on drugs na bloodless. Tangin na, saan ka nakakita nun? War on drug bloodless. Hindi ho. Panoorin nyo yung mga documentary about cartel, drug cartel. Pwede mo bang masabing drug... bloodless yun? Tapos ginago nyo yung... Hindi ko maintindihan eh. Believe na believe tayo sa Amerikano. Pero ultimo sa Amerika, problema ang droga at hindi bloodless ang labanan ng droga sa Amerika. Hindi ho bloodless yan. Kaliwat ka na ng patayan dyan. Diba ho? Tapos sasabihin nila, hindi, ito ang Amerika, they protect human rights. Ano human rights? Gago ba kayo? Kaliwat kanan nga ang ano diyan eh, ang pag-aano ng mga pulis diyan eh. Tapos human rights. Tapos yung pumatay ng mga kriminal, yung namuno sa mga kapulisan noong panahon ni Pangulong Duterte, sila pa talaga yung gigipitin nyo ngayon. Ito panggigipit to eh. Itong blue notice sa Interpol. 'Di ba? Panggigipit to. Ay nako. Bahala kayo sa buhay nyo. Anes, kapag pumunta ang mga ito ng ibang bansa, ay maaari silang pigilan sa immigration pa lamang. Maari. Ayun na naman ang sabi dito. May mabanata na naman tayo dito. Huwag na kayong manira ng ibang vlogger. Putang ina mo, hindi kami naninira. Paulit-ulit ka naman. Lumayas ka na lang dito. Sige na. Paulit-ulit na lang. Ano ba, tanga ka ba ka? Tanga ka ba talaga? Paulit-ulit na lang kayo dito. Kila Boss Dada, kila Jay Guevara. Huwag kayo naninira. Huwag kayo. Putang ina mo. Di ba mali? Mali. So pupunahin. Anong gusto mo? Pag mali, payagan natin. Eh putang ina. Anong gulo to? Hindi ah. So totoo lang. Gusto mo ba may nakikita na ako ninanakawan? Ano? Pababayaan ko? Oh. Mini lolo kong OFW, pababayaan ko. Sagot ka nga, utang ina mo, sasabihin mo ngayong hindi, totoo. Gago ka eh, Mima del Rosario. Ganun ba gusto ninyo? May nakikita na kami mali. May nakikita kami ni lolo kong OFW. Tapos tatahimik lang kami. Bakit? Kasi kaalyado namin. Eh gago ka. Wag ibahin mo kaming banateros. Ibahin mo kaming banateros. Galit kami sa mga scammer. Galit kami sa mga nanloloko ng kapwa Pilipino. Iyan ang pinaglalaban natin dito. Oh, Madam Morning Dew, maraming salamat. Advance happy birthday. Thank you very much. Salamat Nanay Morning Dew ha, dahil sa iyo medyo nahinahon ako, kumalma ako ng konti doon.
Hindi kasi alam niyo, naiinis ako sa ganyan eh. Alam niyo kung bakit? Ito ah, ibibigay ko sa inyo ang damdamin ko. Alam niyo, nung panahon ako high school ako, tarantado ako noon. Maniwala kayo sa akin, elementary high school ako, tarantado ako noon. Sobrang tarantado ko na pag tumingin ka sa akin, sasampalin kita. No matter what, wala akong pakialam sa'yo. Magsaksakan lang tayo sa school. Kaya nga ako gusto i-kick out dun eh. Gago ako dun. Pinuno ako ng fraternity namin dun eh. Ganun ako kasamang tao nun. Pero ang ayo na ayo ko, yung nangaapak ng mga bakla. Hindi dahil sa bakla ako ah. Kasi may kaibigan akong bakla. May mga kaibigan akong bakla na mababait. Ayaw na ayaw ko yung inaapi nila yung bakla. Porket bakla. Eh may mga bully sa school namin na yung mga bakla kasi kaibigan ko kasi sila sumasagot ng quiz paper ko, mga assignment ko. So kaibigan ko sila, di ba? Tuwing inaapi sila, naiinis ako kasi yung pang-aapi nila wala sa lugar. Gets nyo? Naiinis ako. Sabi ko, kahit magkapareho tayo ng fraternity, wala akong pakialam. Basta nanggago ka ng kapwa na wala namang kinalaman sa away nating mga fraternity. Kasi sa noon sa school namin, walang biro ah, sa school namin talagang ano eh, labanan ng fraternity dun eh. Etong mga bakla, wala naman silang ginagawang masama. Hindi sila nakikisali. Alam mo naman yung mga bakla, di ba? Anong, wala naman silang sali sa gulo eh. Di ba? Tapos, may mga kapatiran ako na binubuli nila yung bakla. Inis na inis ako nun. Talagang pinagtatanggol ko. Minsan nga napapag-isipan ako, ba't ko daw pinagtatanggol? Di ba? Kasi ayoko nang gaganon eh, nang nangaapi ng kapwa. Nadala ko yun. Bumait naman ako nung college na. Medyo tuminutino na ako nung college na. Yan, di ba? At naiinis talaga ako pag merong inaapi, may niloloko. Kasi naniniwala ako na hindi dapat niloloko. If you want for peace, fight for justice. Ay, taray ni madam. May paganyan-ganyan ka na ngayon. If you want peace, fight for justice. Dinadaan mo ko sa English, ha? Hindi, totoo naman. Naiinis ako yung nang gagago ka nang wala namang kinalaman. Naiinis ako pag ang lalong-lalo na ang niloloko OFW. Panda 23, salamat po. Ito, walang biro ito. Alam mo kung bakit? Napapakalma niyo ako sa mga ganyan niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi marami sa ating OFW. Alam ko yan. Ramdam ko yan. Nangyari sa amin yan eh. Marami sa OFW vulnerable. Ibig sabihin nun, medyo madaling maloko. Bakit? Kasi malungkot tayo eh. Sa ibang bansa. Nangyari sa amin yan. Naalala ko nun, araw-araw kami nagiinuman nun kasi ang lungkot. Nagpe-perform sila mo ano, nagpe-perform kami nun. Pasko, umiiyak ako habang nagpapasaya ng tao. Alam mo yun, parang ganun yung pakiramdam mo na masama na yung pakiramdam mo dahil may mga ibang lahi na inaapi ka, wala ka magawa. Tama, mali. Nakaka-homesick, wala ka magawa. Wala. Bakit? You have to work. May sakit ka o wala, you have to work. Tama, mali. Kasi hindi naman nila naintindihan yun eh. Yung may sakit ka, masakit ang ulo mo. Diba? Yun ang totoo. Hindi naiintindihan yun. Ito ang masama. Tapos lolokohin lang nila nitong mga vlogger yung mga kapwa nila. Pinagkakakitaan lang. Ginagago lang kayo. Pinapaniwala kayo sa hindi totoo. At wala naman talagang kinaugnayan sa mga Duterte yung pagsuporta nila. Pineperahan lang nila kayo. Gusto nyo pabayaan lang namin yun? Hindi kami nangaaway. Ayaw namin silang pagpatuloy na lokohin kayo. Kasi eto ha, the Pinoy Saudi boy, salamat po. Kung kaming mga banateros mukhang pera, abay putang ina, sinakyan namin lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Ang dami niyong viewers eh. Oh, umaabot nga kayo ng in behalf of my 10,000 viewers. Alam mo ba, in behalf of my 10,000 viewers, ang laking kita nun. Ano gagawin ko? Purihin ko lang araw-araw si Maharlika. Ganun ang ginagawa ng mga ibang gago eh. Pinupuri lang nilang pinupuri eh. Kahit walang laban ang mga utak nila, umuoo lang sila ng umuoo kay Maharlika. Pera na yun. Alam nyo ba yun? Pera. Minsan nga, naglolokohan na kami. Sabi namin sa isa't isa, pagka nagkikwentahan na kami ng mga utang,
Gayahin na lang kaya natin na yung mga scammer na vlogger. Ha, purihin na lang natin si Marlica nang dumami tayo ng viewers, di ba? Pwede naman ganun eh. Tama mali. O kumita na lang tayo. O kita-kita na tayo. Pera-pera na lang, paglaruan na lang namin kayo. Di ba? Gusto nyo? Pera-pera na lang, sakyan namin kayo. Kung talagang totoo ah. Kaya lang, alam nyo, ba't hindi namin magawa? One, alam namin, kilala namin ang mga Duterte. Alam namin kung asan ang sentimento nila. Hindi lang kami makapagsalita in behalf of them. Pero pag sumama kami sa mga yun, baka sa amin masaktan din. Do you understand? Hindi. Pero you would understand someday. We are here to protect the Dutertes. Number one yun. Second, we are here to protect the OFW. Alam namin ang ginagawa sa kanila eh. Kaya nga kami naandi dito eh. Pero kung gusto nyo, kita-kita lang. Pera-pera. Kaya puta, paglalaroan ko lang kayo. Diego Latigo, maraming salamat ha. Hindi, ano to? Hindi konsintihan ang mali. Oh. Hindi, yun ang totoo. Ang daling paglaruan. Gusto nyo paglaruan? Oy, ang ganda yung video. May video pang darating. Ang galing talaga ni Martica. Bayanis Morales. Oh, tingnan mo, dami na yan. Oh, di ba? Oh, si Martica, ang ganyan. Makapuputang ina. Alam mo, panalo pa, alam mo bakit. Ang viewers mo from America. Kasi marami nalolokong sa Amerika yan eh. Pag ang viewers mo galing sa Amerika, mas malaki ang income ng YouTube mo. Diba, Diego Latigo? Salamat ha. May pag-ganyan ka pa. Hindi, totoo. Malaki yung pera pag galing sa Amerika. Oh, sabi ko nga sa inyo eh, etong mga kasamahan ko, kung trip lang nila, kasi nag-uusap-usap kami yan eh, kung trip lang nilang kumita, sasakyan na lang nila lahat ng kasinungalingan ng babaeng luka-luka na yan. Puta, ang dami natin viewers nito. Sabi ko sa inyo, lalagpasan natin in behalf of 10,000 viewers. Madali yun. Pasok ka sa chismis in behalf of 50,000 viewers siguro. Magchismisan na lang tayo. Magbulahan na lang tayo. Pero asa na yung pinaglalaban natin? Wala na. Asa na yung mga Duterte yung gusto natin ibalik dahil naniniwala tayo sila magsisilbi sa bayan? Wala na. Asa na yung mga dapat na pinasisinungalingan natin ginagawa nila sa mga OFW? Wala na. Binobola na lang natin. Araw-araw, manghihingi na lang kami sa inyo. Sakyan na lang namin. Nagpapakahirap na lang kami. Ganun ang dating. Mahirap kami. Wala kami pera. Pangita na lang namin yung gamit namin. Pero hindi eh. Itinataas nga natin yung antas ng pagbablog eh. Yun ang dapat yung maintindihan. Itaas natin yung antas ng pagbablog. Doon lang tayo sa may ebidensya. Mag-react tayo according to the news. Kung ano yung sinabi ng news, reacta natin. Huwag tayo mag-imbento. Dahil sa pag-iimbento natin, kami naniniwala, unless there is truth, there will be no justice. Maniwala kayo, we do not believe in propaganda. Yung kasi meron akong kaibigan, ayoko na lang sabihin ko sino pangalan niya, pero disappointing. Honestly, mataas na tao to. Alam mo sabi niya sa akin, yan naman ang labanan ngayon eh. Propaganda sa propaganda. Sakyan lang nyo. Alam mo, you wouldn't expect this word coming from a honorable man. Ang totoo. Pantayin mo sabihin sa amin, ganyan ang labanan ngayon, propaganda. May propaganda sila Marcos, labanan din natin ang propaganda, kasinungalingan, okay na yan. Basta ang main goal, pabagsakin ng gobyerno to. No, my friend. The main goal is not pabagsakin ng gobyerno, para sa amin ha. The main goal is give justice and truth to people. Not para lang magpropaganda tayo sa isa't isa. Hindi. Tangina, huwag kami. Oo, mo-oo lang kami doon. Kaibigan pa rin namin hanggang ngayon yun. Okay lang, sige, go. Pero, out kami dyan. Out kami sa mga propagandang alam naming hindi naman totoo. Gusto mo lang namin sakyan. Honestly, kung eto ha, kung alam nyo lang yung alam namin
na mga inside info, maniwala kayo sa akin na nandito kayo sa side ng Banateros. Hindi lang kasi na ayaw na ayaw kasi namin yung nanggagamit ng pangalan. Pero siguro naman sa galaw na nakikita ninyo sa amin at kung sino yung talagang mga kasama namin, alam nyo na kung nasa ang side kami. Sa tingin ninyo makakasama namin itong mga to kung wala kami sa same side? We will be with them? Think of it. Mag-isip kayo. Don't just listen to words. Tingnan ninyo yung ginagawa ng mga kasamahan ninyo, mga makakilala ninyong vlogger. Ba't nawala yung ballpen? May nagnakaw. Walang lalabas. May nagnakaw. Nawala tuloy yung ballpen ko dito. Yung pencil. Apple pencil ko na binigay ni Boss Randel. Wala. O anyway, tuloy na natin. May kupal kasi dyan eh, na nagsalita eh. Silang i-hold Mitch, salamat sa mga po. Iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa. Grabe oh, tinan mo yung nasa likod ni Trillanes oh. Kita mo yung Trillanes nasa likod niya, talagang mayroon pang ganun-ganun oh. Style siya yan. Alam mo kung bakit? May nagkwento kasi sa akin eh. May nagkwento sa akin ha, sabi sa akin. Dating kasamahan din itong lokon to, sabi, yan si Trillanes, mahilig yan sa ano eh, sa optics. Yung para magmukhang astig. Yung buhok niya hindi gumagalaw. Yung tayo niya ganyan. Para mukhang lalaki. Mga ganyan-ganyan. Para mukhang gentleman. Oh, tapos may mga security na akala mo mga ano, pero sa totoo lang, ewan ko kung security ba talaga yan. Ano. Hindi, ganyan yan. May nagkwento kasi sa akin. Dun, basta, ayaw ka lang magsabi. Nag-iikot daw sa Caloocan yan, ganyan ng style. Yung parang siga, yung parang matipuno, gentleman, tapos maraming amuyong sa likod. May mga vloggers, kunwari sikat, pero wala namang kumakaway sa kanya. Oh, ismail, kunwari merong kausap, tapos ibibidyo ng mga tanga niyang vlogger. Oh, totoo. May ganyan. Pero nagkwento sa akin, wala nang pumapansin dyan, pumupunta sa Caloocan yan eh. Walang pumapansin daw dyan. Hindi nga kilala yan dyan eh. Tandaan ninyo yung mga tao dyan. Inis ko dito kasi, alam mo yun, parang ikaw halimbawa, taga ano ka, taga, kunwari lang, taga Makati ka, di ba? Tapos, all along, hindi, wag naman Makati, sabihin na natin, Tagalagro. Ang pangit magsabi ng salita kasi pangit ng kwento ko eh. Halimbawa, Tagalagro ka. Tapos ang daming ang hirap-hirap sa buhay sa Lagro. Oh, di ba? Tapos ang daming baha, ang daming problema. Tapos bigla may papasok na politiko, sasabihin niyang taga dito ako eh. Taga Lagro ako. Kaya iboto niyo ako dito sa Lagro. No, barangay captain. O kaya barangay kagawad, oh, di ba? Pero hindi mo siya nakita during mga dulubyo yung dinaanan, Lagro, bagyo, pandemic, wala, hindi mo siya nakita. Hindi ba mabibwisit ka? Bigla ka nalang sumulpot dito dahil gusto mo lang maging kagawad. Parang ganyan po ito si Trillanes. Si Trillanes po, wala, alam mo yun? Dumaanan lahat ng problema sa Caloocan, hindi mo siya nakikita, tapos ganyan biglang tatakbong, biglang tatakbong mayor ng Caloocan. Anak ka ng wewe oh. Oh, di ba? Ako sabi ko na nga ba, maniwala kayo sa akin. Itong taon to eh talagang iba tinetake nito. Kasi yung imagination niya, feeling niya talaga sikat siya, pero wala. Maniwala kayo sa akin. Wala akong pumapansin dito sa taon na to. Oh, tuloy. Pasok. Yan tuloy, wala na akong pandot-dot. Lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong blue notice. Samantala, sa mensahe ni Solicitor General Menardo Guevara sa UNTV, sinabi nitong wala siyang impormasyon sa request para sa Interpol blue notice. Alam mo, ang kit-kit mo talaga, Trillanes, ano?
every time tinatanong, meron kang revelasyon, lahat ng mga official dinideny yung sinasabi mo. Katulad ito, sinabi mo, may blue notice na, ito sila Duterte, blue notice na sila Bato. Yung itsura niya, convincing-convincing eh. Pero nung tinanong na nung si Guevara kung may ganun ba, wala siyang alam sa sinasabi ni Trillanes. Anong tawag dyan? Trillanes, ang mundo ka ba? Nabubuhay. Ano bang ano? Anong generation ba yung kinabubuhayan mo? Bakit laging walang alam ang gobyerno sa sinasabi mo? Ano bang meron ka? Manguhula ka ba? Di ba? Hindi nyo naman napapansin? Every time lagi ito may sinasabi. Merong disturb ginagawa ang mga Duterte. Tinanog ang camera. Ano sabi sa camera? Sabi sa kanya, pambansang Marites yan. Ito naman si Guevara. Oh, may blue notice sa Interpol si Duterte, sila De La Rosa at iba pa. Ano sagot ni Guevara? Wala kaming alam dyan. Ewan ko sinasansan, napupulot siya mga ganyan niya. Diba? Oh, anong pangalan to? Si Clarissa Magdaya. Oh, welcome to Banateros, ha? Oh, dapat umabot tayo ng first mansary, second mansary, third mansary. Oh, binibilang natin yan. Oh, parang kay Edsel Lagman. Di daw, ano to? Hindi daw makikipag-join ang pulat din. Oo nga, di ba yan yung sinasabi niya noon, nakikipag-join ang pula. Eto ha, mapapakita ako sa inyo. Wait lang. Nabibwisit ako na wala. Ay, yung palimbol. Ang tanga. Alam niyo kung asan yung ano, Apple Pencil ko? Pakita ko, ang tanga ko. Oh. Oh, walaan niyo kung asan. Walaan niyo. Nakita niyo kung asan? Ang tanga ko. Ibinalik ko pala dun sa ibabaw. Ang baliw. Ayan na! Ay! Ang likot-likot mo kasi ba? Not by. Oh, eh, talay. Pag-usapan naman natin kapiraso to kasi... ito.